Hello. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Kayo po ba yung natutuwa dahil ako nakikita niya sa inyong harapan? Baka gusto niya si Brother Poldi. Kamusta po kayo? Ako po ay may kakaunting oras na lamang at hindi ko alam kung paano pagkakasahin. Huwag po kayong kukurap kasi ang slides ko ay lima lang. Lima. Pag nakalimtahan niyo isa, kulang na yung inyong pagsamba. Lima lang to. So, limang pot lima. Okay. Ngayong umaga ang pag-aaralan natin ay katulad na nakikita niyo dyan, how will you finish? E tayo po ay mag-uusap sa Hebrews 12:1-2. Nabasa niyo po ba yung ating scriptural reading kanina? Anong verse? Anong text na Bible? Deuteronomy 5:32-33. Huwag niyo pong bibitawan yung Deuteronomy 5:32-33. Dahil pag kayo bumitaw, hindi niyo makukuha kung anong ibig sabihin nito. Okay? So, ating basahin, Hebrews 12:1, therefore let us also seeing we are compassed about this so great a cloud of witnesses lay aside every way, and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Yan po yung Tagalog. Okay. So, yan po ang ating magugulay-gulayan at kamaya meron pa tayong verse 2. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Sa inyo po, mahal na Diyos, aming ibinabalik ang papuri at sa aming pag-aaral, kami po ay umaasa na tatanggap ng inyong pagpapala. Nawa po sa aming pakikinig, sa aming gagawing pakikisalo sa inahanda niyong pagkain, ang lahat sa amin ay makinabang, ang lahat sa amin ay ma-digest upang magamit namin sa aming pang-araw-araw na kabuhayan. Pangalan ni Jesus, amen. Okay, so, isa-isahin natin. Hebrews 12:1, therefore let us also seeing, nilagyan ko na dyan, run with patience the race that is set before us. So, bakit kaya kailangan tumakbo? Bakit kailangan tumakbo? Kung mapapansin nyo ay itong 12:1 naging start na therefore. Sinong estudyante dito na pag may therefore ang ibig sabihin? Conclusion. Magaling sila. Conclusion. Anong kinuklus do 12:1 na therefore? Okay. Merong na daw dapat natingnan dun sa 12:1 para maintindihan mo yan bago mag 12:1. Merong isang hayop na tawag ay African Impala. Itong hayop na to ay siguro mga wala pang 3 feet ang taas, pero siya ay nakakatalon ng 10 feet at ang layo ay 30 feet. Magkano kalayo? 10? Layo. Ang problema dyan, hindi yan tatalon kapag hindi niya makikita yung kanyang patutunguhan. Yun ang problema. So, sa zoo, kahit na mataas siyang tumalon, sa zoo, ang kanyang kulungan ay 3 feet lang. Basta hindi lang niya makita kung ano yung nasa labas. At pag nakita niya, siguradong tatalon siya. Malay niya kung bakit na yun. Hindi niya sigurado. Ang ibig sabihin, hindi siya gagawa ng kahit anong bagay na hindi niya alam. Wala siyang pananampalataya. Spiritually, wala. So, itong African Impala, yan ang kanyang weakness. Pero mataas siyang tumalon. Okay, tingnan natin. Therefore, ano ba ibig sabihin? Bakit ba tayo tatakbo? Anong meron? Doon sa ating title, how will you finish? Ano ba uumpisahan natin na dapat natin tapusin? Ha, Kevin? Sa tingin mo kaya, anong karera ang tinatakbo mo ngayon? Milo Marathon? Ovaltine Marathon? Okay.
dahil dito sa verses 11, diyan nakikita natin, yan, by faith, Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Joseph, Moses, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, and Samuel. Ibig sabihin, itong mga tao na to, sa verses 11, bago dumating ng verse 12, meron na silang na-accomplish. Marami silang na-accomplish, di ba? Kunyari, magtatanong ako, kunyari, lalakad ako papunta niya. Pwede ba lumakad? Kunyari, magtatanong ako, anong na-accomplish ni Joseph? Anong na-accomplish ni Joseph? Temptation, napanagumpayan. Diba? Anong na-accomplish ni Moses? Pagiging mainitin ng ulo. Si Moses, mainitin ng ulo. Na-accomplish niya, napanagumpayan niya. Anong na-accomplish ni Abraham? Ha? Yung pananampalataya? Siya ang the father of faith. Anong na-accomplish ni Noah? Ang kanyang buong anak, sa bayan, naisama niya sa arko. 420 years, yung mga tao nakikinig sa CAA, 38, 39 years na, tinatawanan lang siya, pero nung dumating ang ulan, anong na-accomplish niya? Naisama yung family. So itong mga tao na ito, may mga na-accomplish. Kaya sinabi sa verse 12, yan, na therefore. Okay, therefore. At ang mga tao na ito ay successful ang kanilang accomplishment. Kunyari si Sister Violeta, si Bob. May problema isang araw. Pagtingin siya sa salamin, madilang-dilang ang ipin niya. Kunyari lang ha, hindi ko sinabi ito to. Madilang-dilang ang ipin. Ngayon, naglalakad siya, pupuntang palengke, nakabanggaan niya si Sister El sa kamay. Kunyari lang ha. Tapos, sabi ko, Mr. Johnny, may problema ka? Meron eh. Bakit? Kasi parang naninilaw na yung ipin ko. Ano kayo magandang toothpaste? Ah, sabi ni Sister Elsa, Colgate, maganda. Colgate. Sabi ni Johnny, sige nga, patingin na ipin mo. Ay, oo nga, sige, magkukulotap na lang ako. Ibig sabihin, hindi successful. Yung kanyang, hindi siya convincing. Itong mga tao na to, dapat ang kanilang pagka-accomplish ay successful and convincing. Kung kaya bago ang verse 12, pinapakita sa atin kung ano yung mga na-accomplish nila. Okay. Sa tatlong parte, pag-uusapan natin marathon. Sa tatlong parte ng pagtakbo ay una ay pisang na huli. So, pag-uusapan natin yung unang umpisa natin. Sino na ba sa inyo dito nakaranas ng marathon? Nakasali. Kahit na marathon-marathonan lang, takbo-takbo, kunya-kunyarihan, hirap? Halata naman na nagtumatakbo siya. Pag ikaw pala ay sali sa isang marathon at talaga sinseryosohin mo, yan ay yung mga bagay na pinaghahandaan. Diba? Yan ay mga bagay na pinaghahandaan. Parang tulad yan ng isang kasal. Ang isang kasal, pinaghahandaan po yan. Hindi ka basta pagising mo, sabihin ni Jason, pakasal na tayo. Bakit? Ang ganda ng gising ko ngayon eh. Ang ganda. Parang malakas yung mga matawang ko. Pakasal na tayo. Tsaka tatlong araw na tayo mag-start eh. Parang gano'n. Ibig sabihin, ang kasal pinaghahandaan. Hindi yan basta-basta. Yan ay katulad ng isang marathon. Nung kami ay binasal, sa maniwala kayo sa hindi, ang kasal namin ay... Ano araw kasal natin? October 29. At October 29, natulog ako lang alasin ko ng madaling magan eh. Alasin ko. Buong magdamag, wala akong ginawa kundi mag-computer, magdala pa akong printer. Lahat kasi ng program sa kasal ako gumawa. Entourage, participant, lahat. Sino coordinator do? Ikaw? Alam mo yan? Lahat! At itanong yung batang-isang ko na si Gabriel Estrada dahil siya ang kasama ko sa kwarto na nakikitulog doon.
At alas 7 na ako natulog at nagising ako ng alas 7. Talagang mahaba ng tulog ko. Alas 5, alas 7. At yung araw na yun, naikakasal si Brother Tom. Hindi nyo lang halata na puyat ako yung mga umatid. Kasi sa totoo lang, sa kasal naman, ang bride ang pinapansin. Tulog ba nito? Yung groom, ganda ng baroma. O yung bride, parang wala na lang. Oh, pansinin niya sa mga anak niyo. Pagbabae, it's cute, it's pita. Sila lang, maayos na damit mo, diyan muna. Yung babae. Tama! Pag lalaki, hindi masyado pansinin, kahit sa kasal. Hindi na ako napag-ahit yan. Ibig sabihin, ang kasal, pag hindi mo masyadong pinaghandaan, hindi na mangyayari sa'yo. Pag hindi ko na alas 7, computer, print ang program, para yung takbo ng kasal ay maganda. Kasi ako lahat gumawa. Pero yan. So ang pag-uusapan natin ngayon ay, number one, start. Paano mo umpisahan ang takbo? Brother Jesus Menya, paano mo umpisahan ang takbo? Anong sabi ni Pablo sa lesson kanina? Ha? Sino nag-aaral ang lesson? Ang puso ni Pablo. Yan ang hindi nyo mahalis kay Pablo. Ang puso. Ang puso ni Pablo. So, bago mag-start ang marathon, lahat na ng ginagawa niya, pag-ensayo, stretching, at kung ano-ano pa ay ginagawa na. At ang pag-marathon ay meron akong office mate na babae na tuwing may marathon, sumasali siya at parati siya may medal. Babae. At yung nakakapagtaka nga, kasi yung office mate ko na yun, James Walker. Pero tuwing may marathon, parating may medal. Magsigar na yun lang kaya tayo, no? Para mapalakas siya na ng bata yun eh. Pero, gano'n ang nangyayari. Talagang pag nag-insayo siya, practice muna bago sumabak ang marathon. So, una, mga kapatid, ang unang point na gusto kong i-share sa inyo ay ito. Ang pagiging isang tunay na kristyano ay pinapractice. Pinapractice. Na natatandaan niyo po ba yung commercial ng Corbin? Nalaglag na yung cellphone? Ah, okay. No? Ang pango ng Corbin eh. Oh. Yung commercial ng Corbin, alam niyo? Mga Pilipino ba kayo? Kung sabihin, hindi ka nanonood ng TV. Tama! Bumabayad dahil sa amoy ng corned beef. Kung walang corned beef, paano? Wala na, hindi na mabayad. Kung wala ng Argentina corned beef, brother, folding, patay na tayo, hindi na mabayad. Alam niyo po yung pagiging tunay na kristyano, pinapractice, sinasadya. Sinasadya yan. Hindi yung pag-isip isang araw, mabait ka, tapos kinabukasan, hindi ka mabait. Kinabukasan, mabait ka. Tapos sumunod na dalawang araw, hindi ka mabait. Sumunod na tatlong araw, mabait ka. Ano? Ano yan? Siso? Kung nasa mood ka, naka-ilord ka, kung wala ka sa mood, wala ka ilord. Yan. So, ibig sabihin, ang pagkikituro yung kitaro pinapractice, tingnan mo dito sa unang karera. Pag nag-umpisa ang karera, dami, oh! Lahat ng si church member nandiyan dyan, pati anak. Oh, minsan sa marathon, nagkakakulitan pa, nagsusundutan pa ng tenga. Bangga-banggaan, siksikan, ang dami. Oh, tapak-tapakan, sapatos. Sa umpisa yan, ha? Oh, dami. Isa ba si Miriam? Laya ka. No, sa marathon, pag sinabing go, yan. Yan ang umpisa. Magkakaalaman na. Nasa ang parte na kayo ng pagtakbo sa buhay? Meron ba? Nasa ang parte ka na? Nasa start? Nasa gitna? O patapos na? Ha? Nasa kaya? Kung mapapansin nyo, ito yung gitna. Yan yung start. Ito yung gitna. Pag manangit na, mga petik-petik muna, upo-upo muna, syempre nakapagod, yan ang nangyayari. Sika-sika muna, pagod eh. No? At saka, habang nag-marathon, syempre makakaratod ka ng pagod.
dun sa pagkapagod mo, wala namang problema kung mapagod. No? Ang problema ay kung hindi na natanggal yung pagod sa katawan mo. Yan ang problema. Sa marathon, ano bang, Mister, ano, pagod ka naman bilang women's ministry? Puro na lang ang ibilig. Brother, pagod ka naman bilang elder? Pagod ka naman bilang deaconess? Pagod ka naman bilang member? Ha? Mga ilang bako na nabutas? Sa marathon, sa takbo ng buhay, nakakapagod talaga, no? Pagod ka naman? Ako, ilang taon na ako superintendent, ayaw pa rin akong palitan. Gusto ko naman mag-delegate ng superintendent, sinilisa na lagi. Ayaw nila, hindi ko alam kung bakit. No? Ilang taon na ako nag-meeting in the church. Nakakapagod din. Lalo na pag mag-iaway ka, wala na mga atin. Nakapagod yan, no? Pwede. Buti pa mag-Facebook. Ano hindi nakapagod yan, kahit madaling araw. Saka yung mga farm ninyo, huwag nyo nga hirahan mamatay yung mga alaman kasi sayang lang. No? Yan ang mga bagay na hindi nakakapagod. So sa pagtakbo ay talaga nakakapagod. Itong second part ng ating pag-uusapan, ito yung totoong laban. Dito natin makikita kung nasaan ka na. Kung nasaan ka na. At ano ba nakalagay dito? Yung mga hindi nagpa-practice bago tumakbo ay siguradong babagsak. Yun. Pag actual nakasal, doon sa mga magpaplano magpakasal. Ito, tip. Pag actual nakasal, hindi ko pwede hindi ka makabahan. Tercerin, no? Hindi ka ba kinabahan? Pag actual nakasal, hindi ka pwede hindi ka kabahan. Hindi mo alam kung pagsalubong mo ay isabi ka ng magulang, isabi ka ng mga kapatid, kahit na nagdudong ka na sa may sa ayin, yan ang katotohanan sa buhay. Kakabahan ka rin. So, sa aktwal na kasal ay dyan tunay, dyan yung pinalangan mo, dyan lalabas kung talagang mangyayari. Kayo ba ay pag nagplano, fix na talaga? Kayo ba may balak na magpakasal? Kayo ba pag nagplano, talagang kung ano yung pagplano nyo, nasusunod, ayon sa pagkakasulat? Alam nyo sa Greece, merong isang kumpanya na nagtayo sila ng kumpanya na kapag nakasal mo, wala kang abay, tumawag ka sa kanila, padadala ka ng abay. Pag nakasal mo, yung caterer mo hindi dumating. Tumawag ka sa kanila, magpapasin sila ng caterer. Totoo to, sa Greece. Pag nakasal mo, itong pinakamalupit. Pag nakasal mo, hindi dumating yung mga pang-asawa mo. Tumawag na sa kanila, magpapadala talaga sila. Magpapadala, pero syempre iba may pirma. Ibig sabihin, lahat, pre-depend nila kung anong kulang mo, combo, banda, singer, wala ka, tawag ka lang sa kanila, magpapadala sila. Sa Greece, nung pinasa ko ngayon, saan ko kakaiba naman to? Pati bride, naka-ready, pati groom, naka-ready, ibang klaseng kumpanya, ibang klaseng service. Pero totoo, wag lang yung pinalanan pagpapakasal ay maugdod at magkaroon ng mabiriya. Ha? Kaya kayo, okay, pag di nyo masin si Grace, mawag ka sa Grace, kapadala ka ng bride. Yan, no? At nung time nakasal namin, umiiyak yung isis ko habang nagsiserba yung pastor, kasi binyala kung paano kami magbabayad. Sa Hebrews 12:1, ang sabi dyan, Run with patience talaga. Hindi ba pwedeng tatakbuhan na pwedeng? Tatakbo ng
buhay, alam mo na mapapagod ka. Tama? Alam mo na mapagod ka. Pag hindi mo in-anticipate yung pagsapagod, babagsak ka talaga. Babagsak. Sa takbo ng buhay, alam mo na sa CAA Church, merong isa dito na sinisismis na ako. Hindi ko lang alam kung sino. Mamin na. Dito sa CAA Church, merong isa dito na talagang magiging katisuran mo. Hindi mo lang alam kung sino. Pero yan ay natural. I-anticipate mo na. At pag gumating yung bagay na yan, alam mo kung ano gagawin mo. Sister Tonchi, pag naapangan yung paa mo, ano gagawin mo? May naglalakad. Ha? Oo. Oh, ang matindi pa si Joey na ito yung nakaapak. Ganito, pag iniisip mo, pag ako, si Joelette, nakita mo na dumadating. Pag ito si Joelette, napaka na pa ako, matatamaan sa akin ito. Ha? Ina-anticipate mo na. Pero pag iniisip mo, si Joelette, pag napaka na ako, ano kayo mag-reaction ko? Ha? Ang rate, ina-anticipate. Alam niyo, pagiging mabait, pinapractice yan. Hindi yan basta-basta dumating na mabait ka na. Meron tao talaga mabait, natural. No? Mabait natural. Pero yung iba yung kabaitan na galing sa Diyos. Iba yung kabaitan na galing sa Diyos. Sabi nga ng isang panibal, kinukutsak siya ng isang missionary. Ang sabi niya sa missionary, kung hindi ako nakakilala ng Diyos, kanina ka pa naubos. Yung pagiging, dati kang matahay, nawawala na yung taray mo, pinapractice yan. Yung mayabang ka dati, ngayon, parang nababawasan yung yabang mo. Pinapractice yan, mga kapatid. Hindi yan dumadating agad. Isang araw pagkagising mo, nanaginip ka, may prince charming ka, may princess ka, tapos pagising mo, ang bait-bait mo na. Yan, parang ganyan. Ang pinaka-keyword dyan, tanggapin mo na ikaw ay makakaranas ng pagsubok. So, kung babalikan mo yung text, run with patience. Ina-anticipate mo na na mapapagod ka at kailangan mo mag-endure. At tanggapin mo na ikaw ay makakaranas ng pagsubok. Ang problema sa isang kapatid, mali na nga, ayaw pang tanggapin. Sabi ni Juan, nung binigay niya yung kanyang card sa nanay, nanay, ito po yung card ko. Oh, bakit may red? Naubusan po ng tinta yung picture. Yung black? Ah, bakit may F? Ah, ibig po niya, pasado. Ah, pasado! Kala ko, perfect. Lumulusin ka, no? Ang Pinoy, mahilig kong balusot. Kaya si Adan, may lahing Pinoy talaga yung si Adan. No? Huli na nga ng Panginoon, lumusot pa. Yung babae, binigay mo. Kaya nagbigay ng kumutanan. Lumulusot pa. Ang isang kristyano, pag hindi mo tinanggap na ikaw ay makakaranas ng pagsubok dito sa church, sigurado, tutok ba ka? Anticipate mo na yan, pagsubok. So, pahinga muna. Kung ikaw ay nanghihina na, tanggapin mo na alam ng Diyos na ikaw ay nanghihina. Sa gitna ng struggle, may ganitong eksena sa gitna ng struggle. Sabihin natin, ito ay isang kapatid at ito yung kapatid na tumatakbo. Sabihin natin na ito yung kapatid na may experience na. Sabihin natin ito yung kapatid na bata pa. So, napapagod na si Agnes. Ano, kaya mo ba, Agnes? Agnes, kahit, kaya mo ba, takbo? Pagod siya. Sabi niya, alalaan ko lang yung mga tinuro ko sa'yo, yung mga training natin, yung mga binanggit ko sa'yo na mga technique, yung gagawin ko sa paa mo para hindi ka mag-cramp, anong gagawin ko para hindi ka mabangga, isipin mo lang yan, bla bla bla, at ikaw ay makakarating sa finish line. Diba? Encouraging ba yan? Isang encouraging ba? Grado ka ha? Okay. Encouraging. Eto,
Ito naman ang eksena. Oh, kaya mo ba? Oh, sabi ko sa'yo, huwag ka na sumali, sali-sali ka pa. Ano? Naka-uniform na. Labing magal na. Handang na na maglingkod sa church. Nag-practice na sa bahay, mag-o-orister. Pagdating dito, lumapit yung kapatid, ikaw bukorister? Ikaw na na. Wala akong gana kumanta pag ikaw nakikita ko magpakan mo. Malimahan niya. Nag-practice na sa bahay. Huwag mo naman. Sasali ha. Sasali-sali pa. Sabi sa inyo eh, yung pagsubok, i-anticipate mo na sa church. You cannot please everybody. The moment you please everybody, that's the moment you are trying to ruin yourself and your service to the Lord. No, mga kapatid? Sali-sali ka. Ito, nakita ko ito sa sulat ni Mrs. White, sa Selected Messages Volume 2. Bring them to the foot of the cross. Try to teach them what it means to believe in Jesus. That is to accept Him as our dearest friend, help them to understand that He took upon Himself the nature of humanity, in order that He might stand at the head of humanity and become acquainted with all our trials and afflictions. Ito po ay isang tip sa, lalo na meron tayong project, ACS, Taglalaw, at saka tuwing first Sabbath ng Sabado, nagdadalaw tayo. Ito po ang tip ni Mrs. White. Ang isang kapatid, yan, ang isang kapatid na nalulugbog, pag dinalaw mo, nalulugbog dahil maraming problema ng iina sa pananampalataya, huwag mo na siyang patutsidahan ng mga accomplishment mo, mga nagawa mo, ng mga dapat niyo pang gawin. Ito ang sabi ni Mrs. White. Kapag nanghihina ang isang kapatid, ang kailangan mo lang gawin, idala mo lamang siya sa paanan ni Kristo. Si Kristo ang bahala mag-tol. Ang kailangan mo lang idala siya sa paanan ni Kristo. Mahirap ba yan? Pag-pray mo, kapatid, walang ibang makakatulong sa atin, kundi ang Panginoon. Walang ibang makakabigay sa atin ng kalakasan kundi ang Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Yan. So ngayon, sino dito may problema sa pera? Halata ang kamay. Huwag na kayong magtugari. Kasama niyo ako. Lahat na may problema sa pera, lumapit sa akin mamaya pagdabos ng divine. Ayan, maniwala. Maniwala. Ganda-ganda na suot ko. Sige, ninyuan. Lahat na may problema sa pera, mamaya, lumapit kayo sa akin pagkatapos ng divine. At ilalapit ko kayo kay Kristo. Mananalangin tayo sama-sama. Ha? Lumapit kayo, ha? Pare-pareho natin problema. Sa psychology, ang isang tao, hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi niya inisip.